Yo, 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 mga. Well, ano? Ya. Anong problema mo? Basta. Story. Kaya mo ito gagawin pa ako. Kailan? Ito ng video. Nagagawin namin mga wala views ng content. Tagal-tagal mo mag-upload ng bagong Gundam content. Kailangan bubuhin yan. Ha? Oo, bubuhin mo rin yan. Tingnan. Bye. Pag nagka-free time mo, gagawin ko yan. A few moments later. Yo, 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 mga friend. Kamusta? Sensya na kayo kanina sa bisita natin. Ang gugulo eh. May gagawin ko naman yung Gundam na yun eh. Yung mapagantay. Bale, gagawa tayo ngayon ng video content. About dun sa ride ko nung weekend. Titignan natin yung Strava. Alam niyo ba yung Strava? Check na lang yung Strava mamaya. Bale, kung bago pa lang dito sa channel ko. Ako nga pala si Owen. Ang inyong lungkod. Bale, abot lang naman tong channel ko sa buhay ko, sa mga trip ko sa buhay. Ganyan nga lang, pagbabike, tsaka na pagbuo ng Gundam, nakakuha ng stop, mga kalokohan, mga ganun. So, yun. Welcome ngayon dito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Kung gusto mo mga kalokohan na trip, manad ka sa akin. May enjoy mo yung mga kalokohan ko sa buhay. Mag-subscribe ka na. Diba? Click mo lang yan eh. Bada. A few moments later. Start natin. Ano nga ba ang Strava? So, yung Strava pala, isa siyang app na nagamit sa cycling, sa any sports. Marami siyang sports na pwedeng paggamitan. Pwede siya sa mga swimming, sa running, cycling, ski, basta marami siyang ano eh, pwedeng paggamitan. Tapos pwede ka rin magkabit ng mga cyclocomputer, mga device na pwede mo siya isync sa Strava. Pero kung wala ka nun, pwede ka rin naman gumamit ng Strava using your Android phone or iOS phone. Da-download mo lang yung app nila, tapos manual ka magre-record ng sports mo, nari running, i-select mo sa running na type yung mode nung sports mo. Kaya, after nun, pwede mong i-check yung mga stats mo through PC or through phone. Meron din siya mga achievements, tsaka mga virtual achievements, yung virtual challenges. Kapag nakatapos ka ng isang challenges, bibigyan nila ng virtual trophy yung mga achievement mo dun. Ako bilang ano, nagamit din ako ng Strava. Ang kalimit akong ginagamit doon is yung pang cycling. Tinatrack ko yung mga rides ko tuwing magra-ride ako, nire-record ko sa Strava para makita ko rin yung mga achievement ko. Kasi meron doon mga personal record, KOM, mga ganun. So every ride, pag same route yung dinadaanan ko, minsan na lalagpasan ko yung mga personal record ko, tsaka yung minsan naman hindi. Minsan naman wala akong na-achieve. Pero ini-encourage ko yung sarili ko na mataasan ko yung mga personal records ko dun sa mga tinatawag na segment. Yung segment, yun yung parang track siya na may specific na pag nadaanan mo siya from start to finish, magre-record yun. So meron dun mga tao na nangarit dumaan sa isang track na yun. Re-record yung data niya doon. So, bali may ranking yun na tinatawag. Kapag nasa number 1 ka, ikaw yung KOM or QOM. Yung KOM is King of the Mountain. And QOM is Queen of the Mountain. Yun yung ata sa mga uphill na mga segment. So, yun. So, bali, itong video na to, check natin yung ride ko nung weekend. Punta ako sa Palas kasi yung tropa ko na si Eldon, nabit niya yung personal record niya na from 25 minutes ata yun, naging nagawa niyang 17 minutes. So, ang achievement yun. So, check din natin yung record ko dun sa Strava. Baka malay natin, nalagpasan ko na yung personal record ko nung ride na yun. Kaya check natin. A few moments later.
Oh, bale. Ito na, chine-check natin yung last ride ko muna, yung isa. Yung ako lang mag-isa. So, bale. Yung record ko doon sa from Tagay, yung start kasi yung nabit ni Eldon na record sa may ano, sa may simula Tagaytay Rotonda hanggang People's Park na yun, or Palace in the Sky pala. So check ko yung luma, yung isa ko, yung before kami magkasama ni Eldon na nag-ride, check ko yung record ko doon. So bale, yung nandito sa phone ko is 23 minutes and 45 seconds. So yun yung record ko. So sa mga pinapalo sa Strava, check natin kung pang ilan ako. Bale, pang ano ako, pangalawa sa mga pinapalo ko. Bale, ito na pala. Ito na yung 22 minutes and 15 seconds. Ito na yung latest kong record. So bale, nataasan ko na pala yung personal record ko nung last time na ako lang mag-isa. So, pang number 2 ako. Tapos yung number 1 si Eldon nga. So, 17 minutes and 55 seconds siya. Tapos yung isa naman namin nakakasama, si JE. Ang record niya is 24 minutes and 51 seconds. So, kadikit lamin sa mga pinapalo ko sa Strava. Tapos dun naman sa all time, pang 118 ako. Out of 1,143. So, yung top 1 doon is si Calvin Warwood. Oras niya is 15 minutes and 34. So, laki ng agwat namin. Kaya, siguro, hindi ko pa yung malalagpan sa ngayon. Kasi, pagdating sa mga uphill na ruta, medyo mahina ako doon eh. Medyo nabigay kagad yung hita ko. Kaya, pag mga ganong ruta, mabilis ako mapagod. Pero ang mga normal road lang naman, kaya-kaya kong magmabilis. So yun, tas check din natin yung latest ko, yung kasama ko si Eldon. Check natin dito sa phone ko. Okay, ito. Wala siya sa langit. So, bali yung record. Bali pala, nung so, may 25 akong segments na daanan simula sa amin hanggang dun nga sa Palace in the Sky. So, yung ano ko dun, check natin yung ito to. Hi, mawawala siya. Hindi ko makita. Ito siguro to, ito. Na siya. So, bale, nung September 22 na beat ko na pala yung personal record ko na update to siya as 22 minutes and 15 seconds pala. So, bale, yun na yun. So, malaki-laki pang improvement ang dapat gagawin ko para malagpasan ko si Edo na almost 17 minutes lang yung time niya. Kailangan ko siguro magpalakas para maka-achieve din ako ng ganung time. A few moments later. Record tayo dito sa PC. Check natin yung segment na yun. So, hanapin lang natin dito. Okay, okay. Ito. So, ito yung record ko. All time. So, from 118 nga ako. From out of almost 1,200 na cyclist. So, check natin yung ginawa ko dito. Okay? Pag-compare natin siya. So, ito. Makikita natin dito. So, sa umpisa, almost same lang kami nung top 1. Then, ayun, naunahan niya na kagad ako. Hanggang sa naiwan na ako, no? So, ang layo na agwat namin. Kitang-kita niyo sa part na ito.
Bumagal na ako. So, makikita nyo dito sa part na to. Ito na yung start ng uphill eh. So, ayan. Nakaunahan niya na ako ng 32 seconds. So, habang umaakit ng umaakit, lalong natas yung agwat namin. Hanggang sa nakarating na ako dun sa taas at naunahan niya na ako. So, isang malaking hamon yun para mabit ko siya, no? Almost 8 minutes yung agwat namin. 8 minutes nga ba? Or 6 pala, 7. Almost 7 minutes yung agwat. So, siguro wala pa mag-practice talaga para ma-achieve ko rin yung ganung oras. So, siguro sa mga susunod, dadaan ulit ako dito para matry uli natin. So, yun, no? Na medyo nakaka-disappoint lang na ganun yung oras ko. Pero, na-encourage din ako na lagpasan yung mga ganung oras. So, yun na lang siguro, no? So, kung ikaw gusto mong sa mga sports, try mo tong Strava. Kahit mga jogging mo, i-record mo dito. Para natatrack mo rin yung mga achievement mo. A few moments later. So, dito ko na tatapusin tong video na to, no? Huwag niyo kalita mag-like, comment na rin kayo, tsaka mag-subscribe. Click yun na yung subscribe. Salamat sa panonood. Salamat sa suporta. Salamat sa lahat. Salamat. Bye-bye. Peace. Ciao. Kirait, mga friends. Bye-bye. A few moments later.